Hello guys, good evening. Hello kay Brother Zero to. Ang server ko is Asia 15. Kasama ko sila Dadpad and Chibibi sa server, no? Kasi meron daw kalaban dito. And try natin if ever kung makakapalag tayo kasama sila. Kasi syempre, malalakas kalaban, malakas din kasama, bugbog ang equals nun guys. So ayun, no? Later, meron tayong inaabangan na news. Before FOMC, magkakaroon tayo ng jobs opening. So ito ay possible na magpagalaw muna ng market mamayang 11 PM. Guys, 11 PM possible gumalaw yung market. Ayan. Yung ating job openings, Jules job openings. So abangan niyan 11 PM. Ito naman, itong jobs opening na to, guys. Kapag ito yung magiging resulta natin, eh, no? Mas mababa sa previews, good news yun. Tulad nyan, 10.46 million yung previews, ang fina-forecast sila ay 10.28. So pag ito, na-meet na ito yung forecast sila na 10.28 million, there's a possibility na yung market natin ay mag-pump mamaya kasi maganda yun na sign. Okay? Onti yung trabaho na kumbaga na-feel na yung ibang spots ng mga trabaho. No? Meaning, marami may trabaho sa US ngayon. Kapag marami may trabaho, onti yung unemployment. So, abangan nyo rin yun. Maganda-ganda yung gagawin ng market mamaya. And, makaka-witness tayo ng kakaiba sa market mamaya, guys. Kasi itong Bitcoin na to, itong price action ngayon ni Bitcoin ay nasaan na tayo eh. Make or break situation eh. No. So kung ito, ni-reject siya dito sa resistance na to again, possible na bumaba yung market given na meron na tayong divergence. No, sobrang tagal na niyan, hindi ma-activate, no? Sobrang tagal. Still waiting, guys. Maraming pwedeng mangyari mamaya. Itong resistance sa tong 0.5 na to, sobrang lakas na ito. Lagyan natin ito dito. Yan. Hello, Sir Vincent. Hello, Brother Eleanor. Good evening. Boss, pupunta pa kaya yung price sa BTC sa support niya or aangat na to? We'll see, Brother, no? Kasi meron tayong inaabangan na ano eh. Na market driver, you know. Which is yung FOMC nga. And meron din tayong job openings mamaya na hinihintay din. Markahan natin ito 3 ito dito. Para kung bumagsak siya mamaya, meron tayong possible bounce play. May nung kapal na ng divergence na yan. Pero, we'll see guys, no? Kasi, ang dahil pwede mangyari mamaya. To be honest. Yung 25 basis points sa fina-forecast ng Federal Reserve, for me, personally, bullish yun. No, bullish yun. Yung 25 basis points na yun. Now, ang ano dyan, ang possible na maging situation natin mamaya dyan, magkakaroon tayo ng onting galaw sa market. Diba? Gagalaw yun. Imposibleng hindi gumalaw yung market mamaya, guys. To be honest. No, kaya ingat dun mamaya. Gagalaw yun, pag 25 basis points, pump yun. Posibleng pump yun. Tapos, ang ihintay nyo na after nung pag-release ng funds rate ay yung meeting. Kung hawkish or dovish yung magiging ano niya mamaya, statement niya. Diba? Pero kung sasabihin niya lang ito, ano na naman, goal ulit 2% inflation. So, malaylayo pa. Diba? Malaylayo pa. Pero ang parang keyword na hahanapin natin doon sa sasabihin niya mamaya is yung magka-cut sila. Or, okay ah, cut, slow, or continue yung rate hike. Tatlo lang yun. Kapag continue rate hike, kasi 4.75 magiging ano mamaya eh, yun yung possible eh. Kung 25 basis points, from 4.50% magiging 4.75 yun. Ang peak natin 5%. So meron pa tayong space sa 25%. Meron pa tayong 2 months. So, sa March and April, yun yung dalawa na yun.
So, kung 25 basis points mamaya, meron pa tayong isang 25 basis points, kung sasabihin nila na mag-hike pa sila ulit, no, hindi sila hihinto hanggat hindi natatapos yung laban against inflation, March, possible 25 basis points, sa April, doon na sila mag-cut. Kasi, I believe nasa recession na tayo ngayon eh. No, halos lahat nagde-decline na eh. Yun siya for me, guys. So, yun yung abangan natin. Kung 25 basis points mamaya, meron tayong March na possible 25 basis points ulit and April, magka-cut sila. Now, meron ba tayo isang scenario? Kung hindi 25 basis points, kung mag-50 basis points sila mamaya, which is possible, merong chance, no? Na mag-magic si J-Pow mamaya, magic show. Yun yung tinatawag na magic show. Kapag nag-50 basis points po siya, yun ang delikado para sa market. Version, guys. Yung 50 basis points na yun. Magic show yun. If ever na yun yung gagawin niya, kaya medyo ingat. There's a possibility na mangyari yun, yung 50 basis points. At pag nagyari yun, plot your support and resistance. Support lang pala, rather. Support lang. To yung mga possible bagsakan ni PTC mamaya. Yun, guys. Kapag nag 50 basis points version. Pero good news, no, syempre, either way kasi magbe-benefit tayo lahat eh. Kung lalawakan natin yung isipan natin. Kasi kung angat to, syempre, magpa-profit ka for long position. Kung babagsak to, meron kang another opportunity. Diba? Para mag-accumulate. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kasi to be honest, guys, kung babagsak to mamaya, maraming areas eh. Meron kang resistance, meron kang gagawing resistance na support, meron kang support sa ilalim, meron kang support ulit dito, madami. Sobrang dami. At what price possible bounce niya? Kasi meron tayong 382 sa 21962 eh. No? We'll see guys, no? Pero kung siya ay magpapump mamaya, check natin. Kasi simula kailan ba ako nag-start nanood ng ano mga balita? Anong araw ba ngayon? Ayun, Sunday, no? Simula Sunday, pinanood ko yung mga interview ng mga analyst sa Bloomberg. And halos lahat sa kanila, ang bias talaga nila, possible nga 25 basis points. And afternoon, slow rate hike, tapos cut. Kasi ang peak nga nila 5%. Again, peak nila 5%. Nasa na tayo, 4.50. So, magdadagdag sila ngayon, 4.75. Next month, possible 25. April, yung last, cut na. Yun yung sinasabi nila. No? Yun yung sinasabi nila. Hello sa 69 viewers, guys. Magandang gabi po. Grabe ang dami nating viewers. Thank you sa pag-visit sa ating live, guys. 0.25 or 50 yan, sir. True, brother, no? Yung 0.50, possible magic yun. We'll see. No? Basta na sa Fed na yung decision, guys. Wala na sa atin yun. Pero ito lang masasabi ko. Kung bakit, for me, possible maging bullish mamaya yung FOMC. Kung mapapansin nyo lahat ng fundamentals natin, yung mga previews, kagaya na sinabi ko before, yung NFP, CPI, PPI, jobs opening, job results, jobs data, lahat yun maganda. Wala tayong fundamental na nagpahamak sa atin ngayon. Ngayong January, di ba? Guys, stock market natin nagra-rally. Because of what? Again, maganda yung fundamentals. Di ba, guys? Maganda yung funda. Tapos, yung core PCE naging maganda pa. Which is yung pinaka-basis ng Federal Reserve for funds rate. Yun yung pinaka-favorite indicator nila. And yun din yung main na ginagamit nila for measuring inflation. So, kung naging maganda lahat yun, ano sa tingin nyo yung possible maging decision nila?
Yun yun, guys. Kaya bantayan din natin. Siyempre, again, wala namang 100% accuracy. Diba? Pero, kapag alam mo yung ganong klase ng funda and aware ka sa mga possible mangyari, edi, diba? Kasi hindi naman natin sure yan. Nasa Federal Reserve na talaga yan. Paano magfunda sa baguhan? Take note ko lang po. Actually, Brother Anaya, gumawa ako ng video about that kasi meron nag-comment sa post ko na natawa na lang. Natatawa ako guys kasi, di ba, sabi niya, POV, yung nalaman mo na kung paano gumagana yung ano, Crypto Panic. Pero hindi kasi ako kumukuha ng news sa Crypto Panic, to be honest, kasi sobrang dami fake news doon. And, yun, gumawa ako ng video kung saan ako kumukuha ng news, di ba, Forex Factory, Cryptograph, ay, Cointelegraph, Cryptograph tuloy, Forex Factory, Cointelegraph, CNBC, yun, guys, plan your trade, trigger plan, yes, Brother Bonakid, mark this bro, pump muna to 25,000, dump easily to 15, actually, brother, proly trader, U618 natin nasa 25,950 eh. So, there's a possibility for that to happen. No? Pero we'll see. Siyempre, wala naman kasi talagang 100% accuracy. Makikita natin yan mamaya. Makaka-witness tayo, again, na magandang mangyayari sa market. And, etong mararanasan natin mamaya, guys, ay opportunity para sa ating lahat. Diba? Yun naman talaga eh. Bibigyan tayo ng lesson ng market na ito mamaya. What time 3 a.m? Mamaya. Ano sir watchlist mo coins after FOMC state announcement? So nakatingin ako sa ADA. Actually, alam ko nag-launch na ito ng stablecoin ata eh. Si ADA eh. Resistance ka ito. Si Gala, nag-bounce na naman sa support. Mostly brother, pinakatitignan ko talaga, Bitcoin. Bitcoin, Ethereum. Yung mga main coins. Doon ako nakatingin. Ito, LTC. Yan, mga ganyan. Yes, sir. Name Digit. Yes, no? Di ba February 1 yun? Or hindi pa ata nangyari? Wala matutulog. Pero guys, kung may pasok kayo bukas, no, kasi hindi man masyadong ano eh. Pero kayo, on trip nyo talaga. Kasi ako, hindi ko talaga ina-advise kung ikaw ay beginner. And magte-trade ka ng news, medyo delikado eh. Unless meron ka risk management and kung trip mo talaga, maranasan yung feeling na magte-trade ka ng news. Pero kagaya na sinasabi ng other coaches, di nila ina-advise na mag-trade ka ng news kasi delikado nga, sobrang volatile ng market. Diba? Medyo dehado. Life pa lang sir, di pa fully function. Thank you brother Mark Adrian for information. Maraming salamat brother. Anong meron mamaya? 11 p.m. job opening. 3 a.m. naman yung FOMC statement. Pati yung funds rate, yung release ng funds rate. Which is very crucial, no? Para sa market. Nung nanonood ako ng live mo na take note ko na yung mga site. Need ko bro, ano mga kukuhanin? Kuhanin mo lang important news. For example, may upcoming event like FOMC. Research ka, hanapin mo si Fed Chair Powell, hanapin mo yung topic about funds rate. Yan, yung mga yan. Kung may interviews about yan, take note mo din. Yung mga ganun, brother. Ngayon ba FOMC? Later 3 a.m. guys. Nang February 2. Nag-SMC Strategical Odds before nag-backtest po ako ng SMC.
feeling ko ibibigay expected results mamaya, pero may negative side eh. We'll see brother Vid. Matutulog na mamaya. Gusto ko nga abangan mamaya guys eh, 3 AM. Gusto ko ma-witness yung paggalaw ng market mamaya, and papanoorin ko rin yung live statement niya. Anong position mo later? Sell side liquidity or buy side liquidity? Pero guys, no, lahat naman ata nag-hope na mag-pump yung market or may mga naka-short na. Kasi ako, to be honest, nakalong ako sa Bitcoin. Pero may stop loss ako, syempre. No? And isa din si Coach Miranda sa naglong yung market na yan. And sinabi niya rin sa live na may stop loss siya. Pero syempre, yung position, sobrang layo na. Yung HPR ko, di pa rin ako close. Layo na, nasa 300% pa rin. Di ko aalisin yun, guys. Kahit mag-ipangat yung resulta ng FOMC. Isang masawa tayo mag-rush yan. 60% down, 40% up. Magla-live ka po mamaya yung 3 AM. Not sure kasi sobrang late na nun. Pero we'll see. Pero gusto kong panoorin kasi si Coach Miranda mamaya madaling araw eh. Alam ko meron siya live mamaya guys. Doon tayo manood kay Coach. Okay. Hanap tayo ng mga setups. So, nag-cross na. Okay. Pero possible para po ulit play for ADA sa daily time frame. Okay. Si ADA. Basta tagis bantayan nyo ah. Si ADA. Marami tayong mga support dito sa ilalim eh. And possible breakdown setups din eh. Kasi kung ako, pwede kukunin to as common support eh. Ayun. Kunin ko siya. Ito din yung sinabi natin kagabi, na scalp lang. No, sa mga nakanood ng live kagabi guys, congrats kasi halos lahat ng setups natin eh, nag-activate. Ito yung long position dito. Sumobra pa. Sabi ko nga 3.8 TP lang pero naging 6.18. Naging ano pa, resistance pa. No? Medyo malakas ang resistance ako dito eh. Doon siya lagi hinaharang. Kunin nga natin yun. Tapos 6. Tapos ano naman to? 3.8 to bounce. Grabe yung ganda ng market. Dito. Tapos, wait lang. For ADA to. Kaya dito, possible pasok for long position. Kasi meron na tayong support eh. Pag ito, basag na to eh. Actually, hindi ba? Ang tanong, pwede ba siya bumasag? Check na 1 hour. Uy. So mag-aba, 50 level. Okay. So 1 hour ka din. Ganda ng confirmation to, no? Yung scalp kagabi. Sa ADA. So, hihintayin ko na to. If ever na siya yung mabasag or breakdown. Possible take profit. Siguro dito lang sa resistance ulit. Ayan. 4.45%. Around 0.3991 resistance kung babasag siya. Kasi medyo malakas-lakas to. Doon lang muna guys. Kaya partial. Tapos 0.4126 na 3 and 618.
Pwede, pwede. TP areas. For long position to. Gina natin ang notes. That's for ADA. KAPT naman. Wait lang. Resistance kasi tayo ito eh. Pero ang breakdown to. Kuha tayo support dito. Pwede pa. Dito, from here. Grabe naman yun. Sakto sa 382 talaga. Trito nga, no? Trito nga siya. Grabe, oh. 382 siya. Grabe naman yun. Okay, so may 382 ka na support. Pero may 38 ko to ka na lang na possible bagsakan mamaya if ever na magiging bearish market. So, lagay natin yan, syempre. Sobrang crucial ng FOMC mamaya. Kasi yun yung unang-una ngayong taon. Yan for APT. Pero ang up naman siya. Ito yung kukunin ko dito. Wait, kunin ko muna to. Then, meron tayong 21. Hindi. Hindi yun yung kukunin ko mamaya. Price points. That's for ABD, guys. Setting ng feed fan. Here, bro. Yan, screenshot mo na siya. ETC scalp. Brother, may masasuggest ka ba nagka-content ng FA tutorial? Hindi ko sure, brother, kung merong ano. Wala akong ano, idea. Hello, brother, and good evening. Luncy. What scenario ginagamit yung FIFAN kapag wala kang makitang immediate support and resistance? Pasabahin nyo bilang. Hindi ako nag-ano guys eh. Nag-send ng signals. Gala. Ito ko isa pa to. Support na ito. Okay, support na ito. Layo. Layo din. Okay. The more the merrier principle. Yan. Ayun. Eto na. So, doon pa rin yung TP ko. Eto. Actually, ang ganda na ito. Guys. Oh.
kung babasag to mamaya. I mean, kung magpa-pump siya mamaya. Checkin natin to. Scalp the market lang. Habang wala pang FOMC. So, pwede yung 0.5. Uy! Ganda ng oscillators natin, ah. For gala. Mate lang. Kasi pwede natin kunin ngayon 0.5 for resistance. Or check na natin to. Kasi pag ito sobrang layo na nito. How about this one? Yan. Pwede. 0.5 na kukunin ko. Tapos per take profit. Meron tayong possible dito, syempre. 382. Again. 382 na naman, guys. So, 4.12%. It's for gala. Kung babasag siya mamaya, no? Wait. Gala. Pero kasi 6 and 8. Tapos meron ko take profit sa taas. Tatanggalin ko na muna ito. Pero waiting side dito, guys. Kung ano mangyari. Taas or babang basag. Wait natin ito. Merong resistance sa taas. Magiging sobrang aggressive ng mga tao mamaya. So, ingat talaga. May kita niyo yung galaw mamaya, ibang klase. Promise, guys. So, mag-iingat. Tapos 0.5. Okay. For gala. Mga possible mamaya. Guys, ingat, no? Sobrang volatile na market mamaya. Sila na, choppy pa rin ito. Pero wait nga. Layo din. Pwede scalp to actually. Sa ilalim. Meron support dito. Wait lang. Kunin natin tong 3-2 dito. Possible babaan nyo mamaya. Tsaka yung 0.5. Tumin natin price points, oh. Wait lang. So, meron ka support. Meron ka support dito.
first scalp, I think pwede talaga ta dito. Resistance. So 382, 382. Tama. Yun nga. Yan. Scalping kay Solana. Check Aussie. Possible cross galing ng oversold area. Wait for breakout. Huwag masyado magmadali, guys. For LTC, grabe. Resistance pa rin. Check na OSI. Divergence. Kukunin ko to support dito. Yan. Kulong natin siya. Si LTC. Na ako maglalang position ko dito. Dito ako na may gintay ng basag. This area. Yan. Tsaan lang. For breakdown, ayun na yung support natin dun. Kasi possible ulit siya mag-bounce dito sa support eh. Sa trend line and sa horizontal line. So medyo iingat. Ano pa ba? ICP? Check natin. Uy, nag-pump si Bitcoin ah. Pwede ito mag-parabolic talaga. So, nakikita natin sa ano? Indicators natin. Pero again, wait lang, no? Wait natin yan. Wait lang ang putek. Wait natin yan, guys. Marami tayong possible na untugan eh. Hintayin natin yan. Huwag tayo masyadong makati ang kamay. Kasi isang palo mamaya sa FOMC. Sundot talaga yan. Magpump po ba BTC? There's a possibility. Pero we'll see, brother. ICP. Saan yung ICP natin? Support area, brother. Check ang oscillator. Ano ito for scalping? Hedge mode na lang para di ma-liquidate. Si Sir Vincent, favoritong hedge mode ng Binance. Grabe rin kasi, no? Ang ganda rin kasi niya gamitin sa totoo lang. Support dito. So, meron kang key level support. Meron ka din ginagawang resistance sa previous support. Pwede rin tayong gumawa dito ng resistance. Kaso to medyo ano na. Pag gantong coin, scalp lang. Kasi kung ako mag-i-entry dito, lalo na nasa key level support siya, pababa ako lower time frame, tapos hintay ako ng confirmation. Ganun po yung ginagawa ko pag ganyan yung coin. Sample dito, tapos ganyan, no? So, meron kang 382 na pinabasag. Now, magandang entry dito syempre, katulad yan, galing ng oversold. Tapos, may resistance kang kinagawa. Actually, yung ganda na ito kasi, if magtutuloy ito, for example, backtest natin. Ang entry ko sana dito, if ever, guys, dito sa ibabaw, dyan. Kailangan nyo mabasag tong area na to, sa taas na to. So, for example, backtest natin. Kunyari, bumasag siya dito. Ganyan.
My take profit would be 618. Why? Ba't kaya 618? No? Kasi meron ka ditong resistance sa 618 po. Kita nyo guys. Diba? So, dun siya possible mag-correct. For ICP. Kung lang naman, no? Kung babasag to pataas. Scalp to market. How many percent yun? 2.3. Scalp nga lang. Medyo mababa. Pangit siya pasubukan. Pero ayun siya. If nanalo siya doon sa resistance, possible nga yung 618 sa taas. Op! Check natin yung op. Op, 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 op. Saan si op? Where you at, op? Uy! Ano short? Pwede, no? Wait nga, may nag-correct siya doon. Ang ganda ng correction niya. Wait lang. So, meron tayo dito. 618, pare. Pag dito, 0.5. Ganito yung magandang play sa kanya, no? For short position. I think, SMC ka, no, brother? Kasi may nakikita ako doong buo, no, order block. No, if tama ba ako, may order block dito, no? Pero kung ako kasi mag-short na ito, ito yung kukunin kong support sa kanya. Tapos yung breakdown. Tapos, dahil meron tayong strong na... Kasi pag itong kinuha natin, this one, 0.52 eh. So, well respected din. So, sige, kunin natin yan. Actually, itong op, ganda ng range na ginagawa niya, no? Support resistance, support, tas nag-double bottom. Ganda ng pattern dito. No? Ganda ng pag-double bottom niya dito, guys. W. Actually, sa harmonic sa ito, bat pattern niya tayo, pero not sure. So, yan. Meron tayong strong na 0.5. Kapag to bumasag sa taas, meron ka 0.618. Dito. Na well respected din. Tapos, kung babasag pa siya sa 618, meron ka resistance. Diba? Butik agaw magpalpitate. GG. May alas 3 pa, brother Anyorn. Kung for short position, I think pwede natin kunin to. Babasag siya sa ilalim. Ito lang. Yan lang muna. 3 to 618.5. Again guys, take it easy. Ako talaga hindi ko masasadya sa mag-trade. Kunyari, meron akong friend, no? Nagtanong sa akin kung good si trade yung news. Just ko na mag-observe na lang muna talaga. Ay wait, hindi ko na check yung oscillators. Pero ang ganda ng untog niya sa 15 minutes, oh. Possible parabolic. So, ingat brother Iri. Ayun, ang ganda ng untog nyo. Ganda. So, ingat. And good luck brother. SFP. Lunsy. Sige, SFP. Check natin muna. SFP USDT. To. Uy, ano yun? Wait lang guys. No, nag-gather yung character ko ah. Sige. Maging minero ka muna dyan. Tagal na na ito support and resistance ko dito ah. Kulay pula pa siya oh. Galing ng support and resistance no? Wait lang, bagal lang net natin guys. Ayun ang ano natin. Remove natin. SFP.
Wala nang bot sa mirror. Actually, brother, ang ganda ng ginawa nila, no? Kasi, kapag magmimina ka ng Dark Steel, magbabayad ka ng 500 pesos para sa permission. Magbabayad ka 500 pesos for permit. So, yun, anti-bot yun. Ito, kasama ko sila ano dito, eh. Sa server, sila Chibibi. Yan yung klan namin. World Domi Cutie. Dami nagre-request. So, nasa Asia 15 kayo, guys. Tara, laro tayo. Okay, balik tayo sa SFE. So, ano nakikita ko sa kanya? Ano nakikita natin sa kanya? Plugugs. Wait. So, pwede natin kunin to, syempre. Kasi hindi natin pwede ganun yan eh. Wait lang. Dito tayo kuha ng basehan. A2. Pasag na. So, meron 0.5 resistance. Pag ito kasi, hindi ko kunin yan. Impulse yan eh. So, ito talaga best ano natin. 618. Resistance din, no? Wait lang. So, 0.5 resistance. 618 resistance. Yan. Tapos, check for hours. Nagparabolic to, no? Sabi ko na eh. Kaso kinapos. Ba't siya doon nag-correct? Siyempre, may reason, no? So, butas yung 618. Mabagal ng trading view, oh. Or mabagal yung internet ko. Lag ba ako, guys? Bias mamaya yung 3 AM. Actually, guys, personally, bullish ako dun. Pero we'll see. No? Maraming, ano eh, maraming reason para maging bearish yung market mamaya eh. Kaya mas maganda mag-stay na lang muna sa, ano, sa side at i-observe yung market. Kaya dun to nag-correct. Pwede kasing resistance. I'm sure marami magti-trade mamaya. Yung mga matatapang talaga. Possible si po. Oo nga, resistance nga natin. Okay. So may 0.5 tayo at 6.8. Kung magdadrop naman siya, pwede tayo kumuha ng support. Ginagawa niya na support yung 382. Maroon rin possible na 0.5. So, kunin natin to. Itong mga itong 382, itong 0.5 and 618. Yan. Mga possible support mamaya. Kasi nasa 382 na siya ngayon eh. Nagre-resist siya oh. Medyo ilalabanan niya pa. Ayun, ang ganda ng bounce dito. Diba? Pero we'll see, guys. Kailan lang news? Mamayang February to 3 a.m. Lunsy. So, yung Lunsy natin. Duwi na yung shirt ko. Wait lang. Remove drawings na natin. Yung nakita na ako agad resistance. Support. Bagal ng trading view ko. Hanggang 8.50 lang ako, guys. Kasi meron akong atenda na AMA eh. Sa isang project. Twitter space. Anyway,
hanap tayo dito ng possible resistance. So, nakikita ko, pwede ba to? Hanapan natin siya. Masyado malayo. Actually, pwede naman. Pero, hanap pa tayo. Meron pa yan. Kapag di ka makahanap, gamit ka ng Fibonacci's. 3-8 well respected. Okay. Okay. So, may 3-8 ka doon. Tapos, check na natin to. Tapos na to. Okay. Hindi siya masyado pinansin ng 618. Yan. Ito yung kukunin nating support. Ganda, no? Check Aussie. Hidden divergence. Ito din, no? Okay. So, pwede ba siya? The more the merrier principle, pwede. Pwede, pero check pa natin to. Hindi, hindi na dyan. So, ang gagawin ng trade dito, yung basag di, wait lang, para mas maganda. Sino yun? Yan. Yan. So yung basag dito. Wait lang, parang magkaiba yung kulay ah. Ito dito na lang. Yung basag dito or dito. For Lunacy. Kasi possible ulit siya mag-correct dito mamaya eh. Kung magpa-pump siya. Kung dump naman, meron kang key level support na possible ba sa akin? Siyempre, kuha tayo ng ganito. 382 yun, oh, support na yun, no? Kaya din dun siya nag-bounce, guys. Si Lunacy. Okay, okay. So, meron tayong ganito. Grabe yung Fib, napaka-demonyo talaga. Napaka-halimaw na Fibonacci, guys. Price points for Lunacy. Kung ikaw ay mag-short. Remove na natin to. Kasi meron tayong Fib na ginawang support. Okay. For TP naman, sa long position, 3-8 resistance talaga yun, di ba? Actually, alas na 3-8, no? Wow. So, ang target ko dito yung 0.5. This one, or yung previous high. Be mindful dito kasi kadalasan sa mga coins, sa mga previous high nila, nagkakaroon na sila ng correction. Diba? Tulad na ito, yung resistance siya dito sa taas. Nung nagpump to, huminto siya dito. So, nag-pump ulit, huminto siya dun. So, ayun o, resistance yan. Pero ayun, 0.5 yung possible target for me. Or kung nag-scalp ka for Lunacy, meron kang 3.2 around 0.0018194. No. Pero ayun guys, 0.5 sa taas. Kung mag-pump pa siya, meron tayong 0.618 dito.
Ito yung for Luwensy. Pero tama ba kaya nasabi mo possible magparabolic si OP kasi above 50 hours high? Sa anong time frame, brother? Kasi yung nakita ko sa kanya, so 4 hours kasi ito na yung ginagawa ng oscillators natin eh. So above 50 level ka na. Malapit na tong RSI mo, no? Kailangan na lang talaga natin volume for this one para umakyat to. Tapos kung titignan mo sa MACD mo, 4 hours to ah. Dito ang magtataka, brother. So, wait lang. Hanapan ko ng ano. Yan. Ita. So, mapapansin mo, diba? Ranging siya. No, consolidation phase. Tapos, ang lalaki ng mga selling pressure katulad na ito. Diba? Mas malaki siya dun kaysa sa buying, diba? Tapos, kung titignan mo sa MACD mo, yung histogram mo ang nipis. And gumawa siya ng ganitong klaseng ano. Diba? No? So, yun. Kung tutuloy itong basag na ito, above 50 level, possible parabolic play siya. Yun, nakikita ko sa kanya. Tapos meron ka ditong take profit. Pero pag nagparabolic po kasi yung ganitong klaseng coins, guys, posible maabot yun nandito sa taas eh. Kasi nga nagparabolic. As in, bomba. Bomba siya ng biglaan. Pero syempre, wala namang 100% accuracy. So, hinay-hinay. Hinay-hinay dito. Ito, sa 1 hour natin. Actually, hindi pa nga ako naka-30 eh. 14 lang yun eh. Ayun oo. Diba? Ganda ng retracement nito oh. Susukatin mo yan. 618. Yung una. Yung unang higher high, higher low. Yung second. 618. Kinawang support. Yung pangatlo. 618. Kinawang support. Diba? Ganda na itong op. Kaya pag bumasag sa taas, maganda talaga ito. Take profit yung 2.3465. Tapos pag bumamba pa siya, meron kang possible na resistance ulit doon sa previous high. Parang 2.4700. Tapos meron kang 2.518 na golden zone for OP. So yun lang guys for tonight. Grabe ang bilis. 8.51 na. May lakad pa kasi ako guys eh. Pero ayun no. Again, mag-iingat kayo mamaya doon sa jobs opening mamaya 11 PM. Pati yung FOMC 3 AM in the morning. So, ilang guys for tonight again. O nga pala, yung tanong ko pala kagabi, no? Kung passion nyo ba talaga yung trading? Nasagot nyo na ba yun? Saan ka pumunta to the moon? Joke lang. De brother, meron akong AMA na kailangan attendan. Kasi ano siya ng House of Crypto. So, ilang guys for tonight. Good luck. Later sa atin. And kung hindi mo pa alam yung possible outcome ng market, mas maganda na mag-observe na lang muna kaysa mabawasan ka ng funds, no? Kasi hindi talaga biro yung mangyayari mamaya. And, kagaya na sinabi ko at pinost ko sa page natin sa Facebook na ito ay make or break. Ayan, no? Make or break yan, guys. Yung 200 EMA na yan and 50 EMA, sobrang crucial yan. Kung mabasag or na-resist, again, dalawang lang yung outcome dyan. GG's guys, good night. Maraming salamat sa lahat, no? Good luck sa ating mamaya. Stay defensive sa market. God bless. GG's guys.